goodbye to Dr. Sherwin and Dr. Jasmine. We would like to give their certificates first. Let me read the citation. Adventist University of the Philippines Human Resource Office and Faculty Development Center award the Certificate of Appreciation to Dr. Jasmine and Dr. Sherman Dean for their exemplary service as resource speakers during the Faculty Development Program by sharing their invaluable insights, experiences, and expertise in the orientation for all faculty members and support services staff entitled Accommodation of Persons with Visual Impairment in Schools, Colleges, and Universities on March 3, 2023 at the Finster Hall at Adventist University of the Philippines. Given this 3rd of March 2023 at the Finster Hall, Adventist University of the Philippines, Puting Kahoy, Silang, Cavite. Signed, Dr. Lulina T. Mustasa, Director, Human Resources. Signed, Dr. Gracel Ann S. Saban, Vice President for Academics. And Dr. Arceli H. Rosario, President of AUP. May I call on ma'am? And ma'am Michelle, kasama ka naman. Thank you so much, po, Doc. Thank you, sir. Sir RJ. Ano? RJ. Ano? Sir RJ. Mamaya. All right, so we will proceed to our next speaker, although she had spoken a while ago, but I would like to introduce her again for the benefit of everyone. So our next speaker is Marie Joyce Lopez. She is a project manager of Going Beyond Reading Project of RBI, RBI Camp Director for annual summer camps of children and teens who are blind and low vision, co-host of RBI's radio program, Bartimius and Ako, aired on Sundays at 7:30 p.m. over 702 DZAS AM band. She voluntarily involved in different advocacy groups, invited as resource speaker or moderator in some RBI trainings, teacher of Braille, computer and other assistive devices for the blind, and she handles online support group for youth with visual impairment. So may I call on our third resource speaker, Miss Marie Joyce Lopez. She will be talking about courtesy tips in dealing people with visual impairment and assistive technologies. Thank you so much once again po. Wala pa yata akong PowerPoint. I am sure that we have different impressions when it is your first time to meet a blind person. So hindi na po ako magtatanong kung sino yung first time na makak-meet ng blind person, kasi for sure, marami na po tayong nakikita sa daan. And of course, I know you have a student dito po sa university. But maybe you have different questions like, paano ba siya paano niya ba nagagawang isang bagay, or paano ko ba siya matutulungan? Maybe some of you experienced helping a blind person in your own way. Pwedeng tama, pwede din namang nagkamali. So this morning, we will be talking about different tips on how you are going to handle people with visual impairment. Handle them with courtesy, of course. Handle them with respect the way you want it also to have, katulad po ng para po sa
inyo. So let us. Okay, I am an ordinary person, just blind. So the way we converse, the way we talk to a blind person, so iba-iba po, no? And based on my experience, kapag ka meron pong nakakakita sa akin na mga sighted, lalo na kapag first time po nila akong makita, at medyo nagkakaroon ng mga curiosities, ang una po nilang laging tinatanong or kinakausap, hindi po ako. Yung kasama ko palagi, masikat naman talaga yung kasama kaysa yung blind. Kasi siya lagi, ay, blind po ba siya? Nakapag-aral po ba siya? Or nagtatrabaho na po ba siya? So yung kasama ko naman, oh, blind ka daw ba? Tapos nagtatrabaho na po ba siya? Oh, nagtatrabaho ka daw ba? Yun yung pass the message na naririnig. Oo. So, but the point is, you can directly ask your questions to that blind person. Lalong-lalo na po kapag alam naman natin na nakakapagsalita po siya. But of course, it's case-to-case basis kasi may mga nabanggit na po kanina, meron tayong mga blind with an additional disability or blind with other disability wherein yung iba sa kanila, non-verbal talaga sila or hindi pa po talaga sila nakakapagsalita or hindi din talaga nila kayang i-express yung mga sarili nila. So that's the time na ang kakausapin po natin ay yung kanilang mga kasama. So if you have questions, for example, sa student po na nandito, you can directly ask your questions to her. Pwede po na siya din magsasabi ng mismong mga concerns niya. I'm sure college na siya, so I assume na kaya niya maging advocate for herself. Ano man po yung pangangailangan niya para makakope siya dito sa university. I know and I understand that it is your first time to handle blind person. So, hindi po mahirap kasi yung blind person herself, alam niya kung ano yung kailangan niya. For example, paano maa-addressan kapag may issues on administering exams. So, pwede niya pong sabihin, kaya ko po mag-computer, pwede niyo pong isend yung soft copy ng exam or yung e-copy ng exam sa akin, then I can just answer it. For example, naka-Google Forms, yung mga ganun po na suggestions from her, pwede niyo po yun kunin sa kanya. Next. Okay, I want to know who's in the room with me. Speak when you enter. So ito po yung usual. Kapag nasa isang small group or nasa isang small room, minsan nakakalimutan siguro, syempre po, nakakalimutan din na may pwedeng may blind person doon. So ang tendency, minsan papasok lang doon, gagawin ko ano man yung gagawin, pagkatapos aalis din agad. So ang tama po is when you know na mayroong tao doon, lalo na po kung blind siya, just say a hi, parang hi, dito ako, may kukunin lang ako or may gagawin lang ako. Kapag po kilala ka naman na niya, yung hi mo pa lang, marirecognize na yun. Pero reminder lang po na not all, most but not all, can recognize voices. So kapag lagi na po namin kasama, kaya na po namin i-identify. So hindi palaging pwede namang hindi palaging magpakilala. Lalo na pag dito sa school, pag natandaan na po niya lahat yung voices ng mga klase niya or ng mga faculties, kaya na po yun. So papasok lang yung tao doon and then mag-i-inform lang kung anong gagawin. So syempre, pwedeng may kasama. So introduce din po natin yung kasama natin or pagsalitain din natin siya para aware din yung blind na meron po siyang kasama. And when you inform that blind person that you enter, pakiusap lang po, inform them as well when you leave. Kasi po ang nangyari minsan, kinakausap, siguro kwento-kwento, oh talaga, ganito, ganyan, okay naman ako dito, ganun. Tapos biglang may papasok, anong name po nung estudyante nyo dito? Si Kayla ba? Sabi, Kayla, bakit ka nagsasalita mag-isa? Ganun ba talaga yung mga blind? Nagsasalita kayo mag-isa? Hindi, yun pala, hindi niya alam, wala na yung unang mga tao na kausap niya kasi iniwan na pala siya. Okay, so inform you when you enter, but as well, inform the blind person when you
live. Nangyari po yun sa akin, mismo sa bahay namin, nagkikwento, maya-maya, nararamdaman ko, isa-isa na sila nag-aalisan. Kaya, ano ba yan? Nagkikwento pa ako, yung mga ganoon. So, minsan nakakalimutan lang po talaga. But of course, we understand. So, ito po ay mga bagay-bagay lang po that we give awareness for everybody. So, makalimutan man siya, of course, that's excusable. Excusable. Pero, at least po, we are aware na yun pala yung nangyayari o situation na na-experience po namin. So this is, of course, ito, lalo na syempre, magmamatter din po ito dun sa mga kaklase or sa mga lagi niya pong kasama. Next. Ayan. Sabi po kanina, when a blind person was oriented in a specific place, kaya po niya maglakad independently gamit po yung white cane. So, kahapon, nung papasok po kami dito, mula dun sa gate, papunta dun sa guest house, gamit po yung van, sabi ko, ay, ang luwag pala ng university. Hindi siya katulad nung school ko sa Pangasinan, sa Bible school, na maluwag din naman po siyang campus, pero na-orient po kasi kami doon. Na-memorize ko talaga siya sa pag-stay ko doon ng 4 years. Pero sabi ko, dito, parang hindi ko yata kakayanin kasi parang super luwag. Pero, yun nga po, when given proper orientation, a blind person can walk independently. So, who knows? Hindi ko alam. Baka si Kyla, kaya niyang ma-memorize yung buong university na to. So, yung mga obstacles lang po, even sa small, sa mga buildings lang, if we can make the place free from those, like open doors, yung mga dadaanan niya na pwedeng may obstacles, hazard po talaga siya na kailangan po natin at least maiwasan po hanggat maaari. But if not, kung talagang hindi maiiwasan, at dati siyang familiar na yung nilalakaran niya na yun ay wala talagang obstacle. Bigla lang talagang nagkaroon sa hindi inaasahang pagkakataon. Sana mas maganda po if mai-inform yung blind person ahead of time. Para po, meron po siyang ina-anticipate na, okay, so ngayon may obstacle doon sa dadaanan ko. So kailangan ko magbagal ng paglakad. Okay? Kasi kung hindi po sila i-inform and we keep on like disarranging things, na nag-aayos tayo tapos hindi na-inform, palaging magkakaroon ng souvenir kami. Souvenir na bukol. Oo, ganun po talaga kapag po, marami po akong friends na hindi nawawalan ng souvenir palagi. Magugulat na lang po yung mga sighted, saan galing yung bukol, yung pala na untog. Yung dun po sa school namin, may poste kasi doon. Na-orient naman talaga kami, pero talagang siya lagi, talaga siya nababangga doon. So, lagi talaga siya nagkakabukol. Ayan. So, pero, if we can make the place free from obstacles, please do so. If not, please inform the blind person ahead of time. Ayan. Sa foods, sa dining setting, no? Pag food set up, paano naman kaya siya? Diba? Paano natin siya isasama? Sa kunyari, may gathering, tapos may kainan, paano kaya siya? Kailangan niya ba ng special guide? Kailangan niya ba isama yung guardian niya para lang kumain? Of course, you can bring her to any food setup sa dining setting. Wala po tayong magiging problema doon. Kung yan po ay buffet, bring her to the buffet line. Ang mangyari lang po doon, sasabihin lang po natin sa kanya, kung ano yung food. Hindi ba minsan yata po may mga nakasulat naman sa buffet line. So, pwede nang sabihin kung ano yun. Kung medyo mga unfamiliar food, pwede naman din i-describe sa kanya. Like chicken yan, fish yan, mga ganun po. Tapos, pag po isa-serve na po yung food, whether nasa buffet line or nasa table lang siya, gagamit po tayo ng clock system. So, for example, kasama niyo po siya sa buffet line, tapos naglagay po kayo ng rice sa plate niya. Okay lang din po, nahawak niya po yung plate, yung spoon, tsaka yung pork. Huwag po kayo matakot na, huwag na natin pahawak kasi baka mabasag. Ayan. Kaya naman po niyang hawakan yun. So, for example, nilaglagay po kayo ng rice, sasabihin mo lang po, okay yung rice, nasa 6 o'clock. Yung ulam, nasa 12 o'clock, tapos kunyari, dalawang klaseng ulam, yung isang klase pa, nasa 3 o'clock. So, for example, nasa table na po, ganun pa din ang pagde-describe. This is whether inside or
outside the plate, clock system pa rin po yung ginagamit. Yung dessert nasa 10 o'clock, yung cup o ay glass of water nasa saan ba ni Alex? Sa 2 o'clock. Same with pwedeng yung dessert, yung cup ng dessert nasa ganitong direction. So be very very specific lang po sa pagbibigay po ng directions. Mahirap kasi yung left tsaka right, masyado siyang general. Pag puno po yung baso ng tubig, ang tendency nun, kapag napabilis yung paghahanap niya, whether right or left, pwede niya kasing matabig, tapos po matatapon. Okay. So it's not just in the dining setting when giving a specific direction, but even in other setup po. Halimbawa, nagtatanong siya ng direction. No? Ang usual po, karamihan sa experience ko personally, pag nagtanong ako, kunyari, nasan yung bag ko? Ganyan. Sasabihin, nandyan, sa ibabaw. Tapos ikaw na blind, hirap na hirap ka. Ano ibabaw? Ang daming ibabaw. Ibabaw ng mesa, ibabaw ng cabinet. Yan. So, kailangan lang po ay specific. Tapos nagtatanong ng lugar. Saan po yung papunta sa faculty room, for example? Sige, lakad ka diretso. Pagdating mo sa dulo, dun sa dulo, tapos with matching gesture pa ng kamay, dun sa dulo, kanan ka. Yung bulag, nag-iisip, lakad daw, tapos diretso, pagdating sa dulo. Saan kaya yung dun? Saan kaya yung dito? Sa klase naman po, kunyari magkakaroon ng mga recitations. Usually, ang sinasabi, okay, you. Tapos, ituturo lang ng professor or ng teacher yung estudyante. You. And then, next, you. So, yung blind, sino kaya yung you? Sino kaya yung next? Ako kaya yun? So, those are things na nararanasan po namin. So, if giving directions, for example, pwede po nating sabihin, okay, lakad ka, tapos, Yung ano po kasi, yung nagka-count ng steps, hindi rin po siya ganun ka-appropriate. Kasi yung 5 steps sa'yo, baka sa kanya, 3 steps lang yon. Or mas yung 5 steps sa'yo, baka mas malalaki pa po sa kanya. So when she is using her cane, pwede na lang sabihin na, well, you walk straight, gamitin mong, eto medyo ano na po siya, medyo malalim-lalim po siya ng konti, pero shoreline mo to your left. When you say shoreline or left, yun po yung, kunyari, wall. Yun yung stable place na pwede niya maging guide as she walks. So, kunyari, wall to the left, yun yung guide niya. Kapag natapos na yung wall na yun, sabi mo sa kanya, dead, ano na siya, kunyari, merong parang blank area after the wall, you can turn left. So, another shoreline na naman yun. Mag-shoreline ka na naman to the left. The first door is the room of the faculty. So, yung ganun. Mga ganun pong direction. Mahirap po kasi yung dun, tsaka dito, dyan. Medyo hindi po siya ganun ka-specific. So, those are some tips po when it comes to giving directions and when it comes to the dining setting kapag nagsuserve po tayo ng food sa kanila. Yan. Ito po ang pinaka masarap i-share kasi ito din po ang pinaka natatakot gamitin ang mga first time na mag-deal with blind people. Kasi kunyari, parang, ano bang tamang word? Ha? Napakinggan mo ba yung palabas kagabi? Ah, talaga? Napakinggan mo yung palabas? So ikaw nag-iisip, napakinggan yung palabas. Eh, paano kaya yung radyo? Ano na yun? Pinakinggan din. So, saan po ba ginagamit ang pinakinggan? Diba? It's for the audio, radio, anything. Audio that has no visual. Yun po ay pinakinggan. Pero when visual comes out, yan na po ang tamang gamitin. The word watch. Okay? So, hindi po nakakatakot siya gamitin. Baka ma-offend sila. Hindi po, kasi mas mag-iisip yung blind kapag sinabi mo, napakinggan? Yung mga bata nga po, pag sinabi, may nagsabi sa kanila, napakinggan mo ba? Mga batang maliliit po, hindi naman po pinapakinggan yung TV.
So we have our other senses that we can use para po makakope up kami dun sa need ng situation. So for example, so watch. Paano kami mag-watch ng movie? So kapag na-describe po sa amin properly yung movie, mas maiintindihan po namin. Pero kapag ang movie, wala nang nagde-describe, not just movie, kunyari, presentation. Dito, may sa mga ganitong training, may mga presentations po, di ba? Minsan, ang presentation, full of pictures, may slides, ano pa? At may music. So, kapag po may slides at may music, tapos nag-play nyo po yun, tapos may blind audience po kayo, ano pong information ang nakukuha niya with the slides, with the music and slides? Wala. Kasi sa slides pa lang po, na walang nagbabasa sa kanya kung anong laman ng picture, zero information. Sa music naman, ang ma-appreciate lang yung, ay, ang ganda naman ng music. Pero hindi naman po talaga yung music yung gusto mong i-present. Ang gusto mo i-present ay yung laman ng pictures o yung laman ng slides. So what we need to do is to at least describe it. Sa mga movies po ngayon, buti na lang may Netflix. Pangmayaman. Pangmayaman po kasi magsasubscribe ka muna dun bago ka makapanood. Pero sa totoo lang po, some of us, mag-i-invest na po kami. Ako personally, sometimes, kasi nakakancel naman po yung subscription. Minsan nag-i-invest ako for that kasi doon lang ako nakakapanood ng movie na pagkatapos ko po siya panoorin, maiintindihan ko siya. Dahil sa Netflix po, meron doon nakalagay, kung napapansin po ng mga nanonood dito sa Netflix, meron ka po doon ito turn on yung nakalagay, audio description. With audio description. Iba po po yun sa subtitle. Kasi ang subtitle po, mababasa mo na yun doon sa baba yata ng video. Tama po ba? Yun. It's for the benefit of our friends na mga deaf. Kasi hindi naman nila na ririnig. Kaya kailangan nilang mabasa kung ano yung sinasabi ng mga nandoon sa movie. So kami naman, hindi po namin mababasa kung ano yung nandoon. Tapos hindi rin po namin nakikita yung mga visual actions nila, lalo na kapag walang narration, walang dialogue. So kailangan po ng audio describer. So anong ginagawa nun? For example, yung scene na ginawa during night time, tapos walang narration, paano mo malalaman na night time siya? Paano mo malalaman kung ikaw ay bulag? Paano mo malalaman na daytime siya naganap? So yun po ang trabaho ng mga audio describer o ng audio description. During night time, kung ganun po sila. During the day, ayan. Kunyari, the person picks up the paper and crumpled it, blah, blah, blah. Yung mga ganun po. Yung mga walang description talaga. So, with that, nagkaka-idea kung ano po yung nangyayari dun sa pinapanood. Okay? Ano pa? Bakit okay lang na gamitin yung salitang nakita? Kasi nga, we have our other senses para po doon. So, pwede mo lang gamitin yung tignan. Tignan mo to, ang ganda, using our hands. Using the sense of touch. Kasi hindi mo naman pwedeng gamitin sa tao yung salitang kapain. Pangit naman din. Kunyari, kapain mo nga kung dumating na si ganito. Ang pangit po, di ba? Hindi talaga appropriate. O kaya naman, di naman din pwede. Baka sabihin niya, pwede naman, naramdaman. Tanong mo, naramdaman na ba kung dumating na si ma'am ganito? Ano, spirito? Nararamdaman? So, yung tamang, ano po, yung appropriate terms lang po yung gagamit. Natatawa po kasi kayo kasi yun po talaga yung totoong naisip natin sa una. Pero now that we are having this awareness training, nagkakaroon na po tayo ng idea na, yun pala yung tama. Yun pala yung proper para sa mga blind persons. Okay? So, next. Ayan. Ito, sa atin pong mga Pilipino, kapag makakita tayo ng may kapansanan, lalo na kapag yung mga naka-wheelchair na talaga, yung mga nakahiga lang talaga, ang unang-unang lalabas sa bibig natin ay, kawawa naman siya.
kawawa naman sila, no? Kunyari, group of blind people. Ay, kawawa naman sila, no? Mga bulag sila. Sarap, kawawa kami. We don't want pity. Sabi nga po, hindi po namin kailangan yung awa kasi wala talaga siyang nagagawa. Kasi pag naririnig, lalo na po yung mga newly blinded natin, ako sa akin okay lang kasi sanay na ako. Eh pagkabata ko pa lang, naririnig ko na yung parang ano na lang siya. Common word na lang po siya. Ah, kawawa pala ako. Okay, fine. Ganon. Pero paano po pag bagong blind, tapos nasa denial stage pa siya. Tapos yun din yung nararamdaman niya sa sarili niya. Kawawa na ako, wala na akong kayang gawin, hindi ko na magagawa yung dati kong nagagawa. Tapos narinig pa niya, ay kawawa ka naman. Dina-confirm pa po yung nararamdaman niya. Do you think it helps? No, hindi po talaga nakatulong. So, kaysa po awa, sabi nga po, ang kailangan po ay pagtanggap at pangunawa. Kasi never, walang kahit saang sitwasyon, walang kahit ano pong pagkakataon na yung salitang kawawa na yan o yung pagkaawa sa mga persons with disability ay nakatulong. Pero meron kasi tayong pag-compliment minsan eh. Pero okay lang, kahit bulag yung mga yan, malakas naman yung pandinig nila, pang-amoy nila, pang-lasa nila, pang-pakiramdam nila. Wow, parang na-divide po yung nawalang senses sa amin, yung percentage ng sense of sight na nawala. Na-divide-divide dun sa sense of hearing, sa sense of touch, sa sense mo. Pero hindi po totoo na ganun yung nangyari. Hindi po totoo na pagka-blind ka, malakas na yung pangdinig. Yun po kasi yung common na naiisip po natin na kapag blind, malakas yung pangdinig ng namin. Hindi po, kasi it's just that wala na po yung sense of sight namin. Kayo po ngayon, buhay po yung sense of sight niyo. So, papansinin nyo ba kung saan yung tunog ng aircon? Hindi. Ang hahanapin nyo visually, nasaan mismo yung physical aircon. So, wala kayong, you don't care. Maingay ba siya? Malakas ba siya? Malakas ba yung motor niya? Naririnig ba siya? Or hindi? Kami, wala po yung visual. So, I don't care. Hindi ko hahanapin yung physical na aircon. Ang una kong hahanapin para malaman ko kung nasaan siya physically ay yung kanyang sound. So, ganun po siya. We rely more on the auditory, kaya po, mas, kumbaga, mas yun yung gagamitin natin. Kasi di naman din po namin sasabihin na, ah, yung mga sighted, mas sensitive sila, mas malakas yung paningin nila kaysa sa atin. Of course not, kasi blind na nga kami, di ba po? So, as with the sense of hearing. Pare-pareho na tayo doon. Naririnig ko kayo, naririnig nyo ako, pero hindi pwedeng mas malakas yung pandinig ko kaysa sa inyo. Kasi nabanggit din po ni Ma'am Mirla kanina, ni Doctora Olores kanina na, ano yung sabi? Yun, sabi ni Ma'am kanina, hiwalay yung deaf blind. So ibig sabihin, meron pong mga blind na deaf din po sila. So with that, hindi po nako-confirm na pwedeng maging mas malakas kasi meron ding mga blind na merong problem sa hearing. Okay? So, hindi natin pwedeng i-compensate. Okay lang na, hindi pwedeng okay lang nakaawaan mo pero i-compensate mo naman. So hindi po 'yon because first things first, hindi po namin kailangan ng ng awa. Kailangan po ay yung pagtanggap at pangunawa. So, pagka kasi nandun na po yung pangunawa, papasok na rin yung mga susunod doon. Your trust, na kaya niyang gawin ito. Yung you believe that this blind person can succeed in her chosen field, yung mga ganun po. Pero kapag naawa ka kasi, ililimit mo na lang siya sa kapansanan na meron siya. Sabihin mo, doon ka na lang sa bahay niyo. Dapat hindi na yan sila nag-aaral. Dapat pinagsisilbihan na lang sila. Hindi rin naman sila makakagawa. Yun na yung magiging kaisipan natin kapag pumasok po yung awa. So, what we want is not the awa. What we want is yung understanding. Of course, yung pag-unawa po. Pagtanggap at pang-unawa. Next. Alright. So, the proper orientation. Kanina sabi natin, kapag oriented, kaya niyan makapag-move independently. So, yan na po siya. When you have a student or a visitor na meron pong visually impaired,
i-orient po natin sila to any unfamiliar places para makapag hindi po sila lagi nagpapasama, hindi kailangan lagi ng assistance, kundi we can also move independently. Sa totoo lang po, nakakabawas ng pakiramdam ng pagkakaroon ng kapansanan at nakakataas ng self-esteem sa aming mga persons with disability kapag nagagawa naman namin ang isang bagay na hindi na kami kailangan palaging tulungan. Pagka nagagawa namin kumuha ng sarili naming pagkain na dating kailangan pa kaming i-assist, nakakabawas po na, pwede. Kaya nga, di ba po, sabi nila sometimes daw, ano ba yung nagiging dahilan ng disability ng mga may disability? Sometimes ang paligid. The way people look at us. Yun ang nakakadagdag pa. O minsan nagiging dahilan pa para maramdaman mo talaga na meron kang kapansanan. So, orientation po is important. So ako po, blessing lang naman po siya, of course, not to brag, but the blessing of having the ministry po sa RBI, na try ko na po makapag-travel mag-isa, locally and internationally. Na-try ko na rin po maging mag-isa sa isang unfamiliar place sa hotel. Ayan. So mag-isa po ako doon for 5 days kasi na-late pong dumating yung ibang mga kasama kong staff. So naranasan ko po, buti na lang may mga labels na yung mga room numbers po doon. So nakakaakyat baba po ako ng hotel, naka-elevator. May sounds din po yung mga elevators nila kung alin yung magbubukas para malaman mo kung saan ka direction papasok. Yan. So yung mga ganun pong sitwasyon, makakataas lang po siya kahit papano ng confidence na yes, there's still limitations sa amin. Meron pa din, hindi ko po sinasabing wala na. Meron pa rin limitation. Kailangan pa rin po namin ng assistance ng mga nakakakita. But the point is, meron din palang pagkakataon na pwede kaming maging independent. When proper orientation was given to a blind person. So dyan po sa PowerPoint, nakasama dyan yung switch on ng light. Even light switch are included sa ino-orient. No? Lagi ko pong sinasabi, kahit po sa mga blind friends ko na totally blind na, yung iba kasi ayaw na nila, parang sa kanila, di naman na natin kailangan ng ilaw. Ganun, kasi nga hindi naman na natin nakikita. Pero ang sinasabi ko po, hindi naman para sa atin. Para sa mga nakakakita na kasama mo sa bahay or even sa ibang lugar. Kasi baka mamaya, hindi ka nga nag-ilaw, akala nila may kung sino doon na gumagalaw, may stranger, yun pala, may nandun yung blind. So, paano siya ituturo? So, for example, yung mga switches ng ilaw, pag nakapapress pa kanan, ibig sabihin, turn on. Kapag nakapress kaliwa, ibig sabihin, turn off. Or, minsan naman, pag nakapataas yung pag-press sa kanya, bukas, pag nakababa, ibig sabihin, naka-turn off. So, yun po yung mga ways po para po maituro sa mga blind person. Pero may advantage. May advantage po kapag blind ka when it comes to lights sa pag-access ng ilaw. Nung naka-dorm po ako, nung estudyante po ako nung college, syempre may curfew. Hanggang 9:30 lang, lights off na po kami. Bawal na kahit anong source of light. Exam. Ugali po ng mga estudyante na mag-cram, di ba? Yung bukas na exam, tapos ngayon ka lang magre-review, lights off na. So sila, wala na silang choice, tulog na sila. Ako, kasi braille yung gamit ko so hindi ko naman kailangan ng ilaw. So anytime, pwede po mag-review. Tapos, yan, o di ba? Kahit walang ilaw, pwede. Tapos po, ngayon dito, syempre, lahat ng source of light natin ngayon dito, bukas nakakagalaw kayo. Pero kapag dito, biglang nag-blackout, sabihin ko na lang, welcome to my world. Tapos ako na lang po yung makakakilos, kayo hindi na, sigurado yun. Naka-freeze na lang kayo. Okay, so the point is, commercial lang po yun. Wala pong ang advantage talaga. Diba? The point is, please take good care of your eyes. Kasi nandun yung advantage sa inyo to clearly see the lights, whether turned on or off, may access pa rin po kayo sa ilaw kumpara sa amin,
Whether you turn on the light, you turn off the light, kahit anong gawin natin, day or night. Ako po kasi nung bata ako, na-access ko pa, alam ko pa pag maaraw tsaka pag ilaw ng flashlight. Pero ngayon, meron pa pero hindi na ako sure kasi hindi ko na po siya inaasahan. Kasi parang hindi na siya reliable. Okay? Alam niyo po, ang blessing na lang sa akin, I may not have this physical light, but I thank Jesus because I have Him in my heart. Eh, siya yung true light of life. Kaya, yun na lang talaga ang inaasahan natin. No? Ang hope na meron po tayong lahat. Okay, next. Okay, I'll discuss blindness with you if you're curious. But for me, that is an old story. Nung bata po ako, ugali po ng mama ko, kapag may bisita kami, hindi niya ako tinatago. Kunyari, tatanong sila, bakit siya na-blind? Hindi niya ako tinatago. Hindi siya yung, o doon ka muna ha, kasi sasabihin niya sa kanila kung bakit, para hindi ko marinig. Kasi yung iba ayaw iparinig, baka daw maawa sa sarili, yung mga ganun. Pero ako po, ever since, talagang pinaparinig nila sa akin. Para nga naman, may point naman po kasi nung nagkaisip na po ako, oo nga naman, para nga naman pag may mga nagtanong bakit ako nabulag, alam ko kung paano ko sasabihin. So alam ko po kung ano, kaya kong ikwento. The first time that we met, sige, pag-usapan natin lahat ng tungkol sa pagkabulag. Bakit ako nabulag? Paano yung lifestyle ko? Second time, it's okay. Sige, tanongin niyo po ako paano ko na-survive yung pag-aaral ko. It's okay. Third, okay lang. Pero kapag lagi na lang tuwing makikita niyo po ako at pagkabulag pag-uusapan natin, baka po malayo pa lang ako. Ayun na naman yung bulag na yan. Pagkabulag na naman yung pag-uusapan namin. So we can discuss other things. Your interest might be my interest as well. So, again, blindness, for me, that's an old story. Pero since it's your first time na makita niyo po ako, sige, tanongin niyo na po lahat. Libre. Hindi pa na. Sabihin, libre ba? Ayan, hindi po. Okay lang po sa akin. Hindi po siya offensive. If anything, lahat po, naranasan ko nang itanong sa akin. Lumuluha ka ba? Nagkaka-sore eyes ka ba? Nakapikit ka ba? Pagtulog ka? Totoo po yun. Totoo. May mga nagtatanong po ng ganun. Pero yung pinakamaganda kasing yun kasi yung mga tanong na ano eh, na medyo, sabi nga, sometimes we need to use our common sense. Siyempre naman, pipikit pa rin yun. Meron ba naman tutulog na dilat? Pero yung mga ibang blind po kasi, nakapikit na talaga sila. Ako po kasi kaya ko pa mag-open ng eyes. Oh, yung nagkaka-sore eyes? Yes. Lumuluha? Yes. Yung iba naman po, ang tanong nila, yun talaga, parang curiosity questions. Paano ka kapag nananaginip? Nakakakita ka ba o hindi? Ayan. Oo, sasagutin ko po siya. Kasi it's awareness. Kapag po born blind ka, katulad ko, hindi ko na, kahit kailan, hindi ko naranasan makakita. Pag nanaginip ako, hindi rin ako nakakakita. Oh, di ba? Awareness po siya. Natawa po kayo pero sa totoo lang may point yung tanong na 'yon. Okay? Hindi po kasi wala akong idea ng visual. Pero kapag ikaw ay nabulag lately lang, naranasan mo makakita ng malinaw. Pag nanaginip 'yan, kahit bulag na siya ngayon, pag nanaginip po siya, nakakakita po siya. Okay, so yun po ang sagot doon. Pero, ang sigurado magpapareho na naman tayo ng sagot, pagdating natin sa heaven, hindi na rin ako bulag. Okay, so yun. Next. Yan, sinabi na po ito kanina, don't think of me as just a blind person, I'm just a person who happens to be blind. It's just that, when you close your eyes, close nyo nga po yung eyes nyo. Close po, ah. Wala man dadaya. Sige po, open na po. When you close your eyes, yan lang yun. Magiging pareho na po tayo. Pero, it's just that you don't limit the ability of the blind person just because
you see only his or her blindness. Yeah. But sabi nga po, papalitan na lang eh. Persons with disability yung palagi nating naririnig. Pero pwede kasing maging persons with abilities yung meron. Again, the disability was allowed by God. Sure ako dun. Inallow niya yon for a purpose. Sa akin personally, I'm sure kaya niya inallow so that I may inspire other people. That I may let other people see that God is still good amidst of my blindness. So, abilities ay mas marami kaysa po sa disability. Isa lang po yung disability ko, pero alam ko na ine-empower at i-empower pa po ako ng Panginoon for me to be able to be an inspiration to many and allow people to see that God is good still amidst of those disability. Kaya, wag po nating i-underestimate, wag nating i-limit sa kapansanan. But let us, sabi nga, focus not on the disability, but discover their God-given abilities. Kasi for sure, marami po yun. Okay, wala na po tayong tatanda ang mga terms. Just say blind. Pag medyo naging general lang, ginagamit po yung person with visual impairment. No? Pero that's the same. Blind, persons with visual impairment. Ngayon kasi sa panahon po natin, sinasabi na po nila na uunahin dapat, persons first. So person with disability, person with visual impairment, a person with autism, yan. A person with Down syndrome, yun na po yung ginagamit po natin. Pero sa Tagalog, sabihin nyo lang, bulag siya. Huwag po kayo matakot gamitin yung bulag. Kasi minsan gusto natin gamitin yung blind, pero yung bulag ayaw. Tinagalog lang naman yun. Pareho lang din sa English. Okay, mas gusto po natin kasi yung English, mas social. Pero sa akin, personal, again, depende po. Siguro magiging careful na lang. Pag newly blinded, yung iba dumadanas po kasi sila ng, syempre, nasa denial stage. Pero kailangan din natin silang turuan, tulungan, na kaya nilang tanggapin yung terms na yun. Kasi ako po, naniniwala ko na kapag kaya mo nang marinig yun sa iba, sa labi ng iba, kapag kaya mo na siyang sabihin sa sarili mo, ibig sabihin, you already accepted your disability. Kaya nga kami pong magkakaibigan, magkakasama na naman tayo mga bulagers. Kasi nga, tanggap na po namin. Tanggap na po namin yung aming kalagayan. So just keep it simple and honest. Just say blind, bulag, okay lang po yun. Okay. We see more blind persons today walking alone. Hindi lang po dahil dumadami na talaga yung blind people. It's just because dumadami ang lumalabas in trying to live an independent life, trying to live a productive life just like you. Nagsusubok po kaming makisabay sa society na hindi maging behind sa trend. Kaya nga, malaking tulong po yung mga nagagamit na po natin. Sabi po kanina, ipapresent ko pa daw yung technologies. Pero na-present na po nila Doc Sherwin ang iba kanina, nabanggit na rin po ni Mamirla yung mga iba, wala nang pinaka-effective na technology sa ngayon na ginagamit ko kundi ito pong computer. So, computer and cellphone. So, yung computer po, again, we just installed non-visual desktop access. Tapos, sa cellphone naman po, kapag po kayo ay Android user, meron po dyan sa accessibility, sa settings. Meron po dyan TalkBack. Yan po yung ginagamit ng mga blind. Kapag Apple user ka naman, again, sa settings, meron dun accessibility. Dun po, yung voiceover naman yung ginagamit ng mga blind. We only install some applications para third-party applications para makapagbasa po ng mga, for example, images na kailangan po. So, marami na po yung living an independent life who are really striving to finish their education and choose their career and nagwo-work na po sila sa desired workplace po nila. So, I am hoping na
Kahit sa konting tips po ay makatulong po ito as you handle your blind students and be a part of her success as well in the future. Ayan. So again po, maraming salamat po sa interactive na pakikinig niyo po sa akin for this courtesy rules. Thank you so much. While listening to Mom Joyce, I remember the account in the Bible in John 9:1-3. It says, "And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, 'Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind?' Jesus answered, 'Neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him.'" And I believe God's work is manifested in Miss Joyce this morning. Amen? All right, so moving forward, we're going to watch a video. And this is a video of Miss Maria Bless Adriano, if I'm not